Teka, Judge. Pwede ko bang timeout muna? Anong timeout? Ano kala mo dito? Basketball? Pwede magpahinga? Hindi, pero siyar na siyar na ako eh. Hindi ko na mapigil ang taong na kaligasan. Ito na mo. Tay, tama na. Hayaan niyo na po si Alan. Kusisan mo lang, ha? Sige, subukan mong takasan anak ko. Hindi lang timeout ang aabuti mo. Time is up na rin ang buhay mo! Sa panahon ngayon, uso pa ba ang pikot? Totoo bang may mga lalaki pang natatali ng sapilitan sa isang babae? Yan ang mahirap paniwalaan. Pero sa totoong kwento ni Alan, isang habuling binata na sa kasawiang palad ay napilitang magpakasal sa isang dalagang hindi naman niya mahal. Puso ba ay natuturuan? At ang pagmamahal ba ay natututunan? Para malaman ang kasagutan, panoorin po ang kabuuan ng nakakaaliw na totoong kwento ni Alan dito sa aming episode na pinamagatang Pikot in Love. Dapat, actually, tapos, meron pa akong mga hindi nagigit sa step eh. Baka di akong makasabay masyado. Ano eh? Sikat ka na talaga to, no? Alam mo, pinapanood ka nila. Uy, Gord, ang di sisikat to si Alan. Eh, 6 years na sa high school natin. Diba? Makoy naman. Kaya na-apekto niyong pag-aaral na itong si Alan. Kasi nga, dahil doon sa first love niya, diba, nag-split sila. Pero, I'm sure nakamove on na, diba? Nakamove on ka na, bro. Baka naman pati sa chicks, mahina ka na. Ang babading ka na ata. Oh. Ako, mababading. Brad, yung mga chicks, hindi silang sa akin. Boko ka. Sige nga, pasiklab ka. So gusto ko eh. Na-challenge ako eh. Sige na, proyeba. Sige mo. Sige. Yung mga panchi-chicks, madali lang yan eh. Para yung choreo na step. Kumbaga, step by step. Step by step. Siyempre, yung first step, kailangan yung kuha niyo attention ng babae. First step, kailangan yung kuha niyo attention ng babae. O yan, parang si Daisy. Walang naliligaw kasi first honor. Pero ako, bilangan niyo ako ng 24 hours. Baka pa sa akin siya. Bilangan niyo ako. Wala pa na. Watch and learn, okay? Aray! Aray! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Parang ano eh. Parang napagod yata sa practice eh. Ha? Eh, baka nag-muscle cramps ka. Alam mo, may nabasa ko sa book para matatanggal yan. Sakit talaga eh. I-stretch ko ha. Daisy, tumahan tayo. Wait lang. Uy, Alan, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ako sanay nang tinititawan ng ganyan. Ganun ba? Pwes, masanay ka na. Kasi simula ngayon, ako na yung mag-asikasa sa'yo. Sige na. Relax ka lang dyan, okay? Kuha na akong pagkain natin. Thank you. Porch, Brad. Paano ba yan? Step 2 na. Ngayon nakuha ko na yung attention ni Daisy. Dapat tayo naman yung buwak attention sa babae. Para makuha kagad natin yung loob nila. Tapos sa third step, dun ka na magninindya moves, Brad. Kailangan mga first base ka na.
Tignan lang. Ngayon, Alan. Last step na ako eh. Makaka-home-base na ako. Sabihin mo kay Makoy, makaskore na ako kay Lacey. Mamaya lang ako tumago kay Taon lang ako mamaya. Nanay ah. Alan? Ay, si Nanay. Alan. Nay, saglit lang ako, Nay! Anak! Ay, hindi pwede. Anak, ito. Nay, saglit lang ako, Nay! Alan! Nay! Akala ko ba mamaya pa kayo kasi mag-overtime kayo? Ay, nako ba, anak? Sa tagal ko ba naman naglalabada? Eh, mas magaling pa itong mga kamay ko sa washing machine sa paglalaba. Kaya tapos na ako. Tsaka okay. Naalala kita eh. Kata kumain ko na ba? Ang baby boy ko! Akala ko, Nay. Ha? Teka, anak! Oh, bakit, Nay? Ano yun? Ha? Bakit parang may naaamoy akong baba? Ay, wala yun, wala. Ay, nako, anak! Sinasabi ko na nga ba! Oh, Nay, ako na bahala dyan. Ano may pantalo? Alabang ko na lang ako bukas. Ano ba to? Nagkalat dito! Nay, ako na bahala dyan bukas. Ano madumi? Nay! Iba naman ito, anak! Nay, sige na, ako na. Ako na bahala dyan. Ay, nako, oh, nangangamoy na dito, anak. Ano ba itong nangyayari dito? Ha? Eh, eto po. Ay! 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 Aray ko! Nay! Nay, sakit ho, Nay! Ano ba ito? Dalamulang ko, Nay. Masakit. Ah, gusto mo ng gamot? Kawawa. Ayaw naman ang baby boy ko. Ay, ano pala to? Ay! Alan! Sabi mo nga sa akin, anong ginagawa ng babaeng yan dito sa kwarto mo? Hmm? Nay! Nay, ano? Si Daisy. Ah, ano kami? May lab experiment ho kami, Nay. Magka-partner ho kami. Experiment ho yan, oh. Experiment? Ay. Ha, lab-lab pala, ha? Eh, baka naman making lab na yung ginagawa ninyo, ha? Hoy, ikaw, Alan, ha? Anong klaseng experiment ang kailangan gawin na bukas ang zipper? Alan, kamusta ka nung nagbibinata ka? Talaga bang mahilig ka na sa chicks noong paman? That time, Tita Mel, talagang mahilig talaga. At talagang mahilig ka? Tsaka mapusok po talaga ako nun. Talagang type na type po. Talagang nililigawan ko talaga. Kahit hindi mo siya mahal, liligawan mo. Liligawan ko talaga. Madali bang magpasagot ng babae ka kahit hindi mo mahal? Sa panahon na yun, Tita Mel, kasi dinadaan ko sa pagsasayaw eh. Dancer po kasi ako nun. Dito yung Muglen, oh! Baby-baby pa yung ala natin dito. Tinan mo. Napaka-baby pa niya, oh. Eh ngayon, marunong nang gumawa ng baby! Nay, okay nyo naman. Hindi mo na ako seryoso kay DC. Hindi ka seryoso pero inuwi mo dito? Eh kung mabuntis mo siya, paano na? Ha? Alma, buha. Eh kung ngayon pa nga lang nasusunugan ka na nga ng sinahing, eh kakayanin mo pa kaya maglaban ng lampin? Glenn, kausapin mo itong anak mo! Alma... Normal lang yung pinagdadaanan ng anak natin. Lalaki yan! Anong magagawa natin kung hubulin siya na babae at galing siya sa lahing pikutin? Ano, tigilan mo ako, Glenn, ha? Anak, tigilan mo talaga ako. Huwag mong makonsinti-konsiti ang anak natin sa ganyan. Ayoko magmano siya sa'yo! Alma, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ha? Ganun tayo sa kwarto. Wala na, may iway ulo mo. Ikaw talaga. Alan! Ikaw, ha? Yung pag-aaral mo, matupagin mo at hindi kung ano-anong kalokohan, ha? Huwag ko nang bibigyan sakit na ulo itong nanay mo. Sige po, Tay. Nay, sorry po. Anak. Huwag sasumahan loob mo kapag pinagsasabihan ka namin ng nanay mo. Alam mo, ang buhay parang pagdadrive lang yan ng taxi. Maraming lubak, mga crossing,
mga palinguli ko. At bilang nakatatanda sa'yo, eh, alam namin ang ligtas na daan. At, para ligtas ka rin, eh, ito, para di ka madisgrasya. Dahil tila aprobado ng kanyang ama, ang kanyang patuloy na pakikipagkita kay Daisy, lalo lamang lumakas ang loob ni Alan. Ang hindi alam ni Daisy, bukod sa kanya'y may iba pang mga kinalolokohang babae itong si Alan. Ang buong akala ni Alan ay malulusutan niya ito hanggang sa dumating ang paligsahan na kung tawagin nila ay inter-school dance competition. Kaya ako pala inspired bro eh. Nandiyan yung curve mo si Daisy. I love you, Alan! Go! Galingan mo pa! Go, Alan! Galingan mo pa! Go, Alan! Galingan mo pa! Ito rin ang sobrang naman mo. Boyfriend ko yan! Boyfriend ko yan! Woo! Go, Alan! Ihataw mo! Go, babe! Woo! Sige pa! Ihataw mo! Woo! Oh my God, yes! Boyfriend ko yan! Woo, Alan! Pre! Excited na ako bago pa ako abutan ng World War 3. Chika, babes niya. Hoy! Balikan niyo nga dito! Walang niya! Ay, sabay ko niya! Ang mga kasi niya! Ay, demin niyo! Ay, sabay ko niya! Ay, sabay ko niya! Sabay ko niya! Akala ko, isa kang inosente. Niloko mo ko? Akala ko ikaw na yung perfect guy for me? Pero sinungaling ka? Cheater ka ba? Teka, sandali. Bago niyo pagtulong-tulungan lahat, pwede ba pakinggan niyo muna ako? Oo na. Gago ko. Kasi pinagsabay-sabay ko kayo. Pero ang love naman, di ba? Parang sa'yo yan, di ba? Pag mas marami, mas masaya. Mas pagsabay-sabay, di mas maganda. Hoy, Alan! Hindi na-effect sa amin yung pambobola mo. And for your information, madaming nakapilang maniligaw sa'kin. Ewan ko nga kung bakit nung semifinals ikaw pa yung nasagot ko. Two-timer ka! Mama! Tinipin mo itong count! Tatlo tayo dito, oh! Three-timer yan! Puro ka lang ganda! Nasaan yung utak mo? Excuse me, mukhang frog na bakeka. Mas boba ka. Hindi ko lang sinama yung isa kasi nakakahiya naman sa akin. Burang na. Ano ang sabi mo? Puwapado din ako sa apat ang mata at isang bubitang katulad mo. Ah, ganun ah! Oh. Ya, kayo talaga! Akala niyo ang ganda-ganda niyo! Hindi kayo maganda! Hindi na maganda! Natakasan man ni Alan ang mga babae. Muntik naman siyang mapatalsik sa kanilang eskwelahan dahil sa insidente. Nakagraduate lamang si Alan dahil sa pakiusap ng kanyang mga magulang sa mga otoridad ng pinasukang paaralan. Sige, nanay. Payagan mo na ako magpunta ng Iloilo. Lahat ng kagrupo ko sasama. Sanay, libre naman ang ipamasahe. Walang problema. Plus, may talent fee pa kami makukuha kapag sumaya kami sa fiesta. Ay nako, Alan, ha? Puro kalokohan lang siguro gagawin nyo doon. Hindi ko pa nakakalimutan yung gulong ginawa mo sa school mo. At saka, ang layo-layo ng Iloilo. Eh baka hindi lang ako makatulog sa pag-aalala sa'yo, no? Isa pa, sino mag-aasikaso sa'yo doon? Tay, tay, ikaw sabi niyo nga ito si nanay. Ba? Kaya ko naman yung sarili ko, eh. Alma, payagan mo na yung anak mo. Totoo naman, ilang araw lang yan. Sa mabuti naman tuto maging independent yan. Basta pagkatapos ng sayaw, college na. Sige na, pumasok na ako sa loob. Nakabala lang ako dito. Nay. Ay, pumayag ka na, please. Ay, nako. Please. Ano pa bang magagawa ko? Eh, pinayagan ka na ng tatay mo. Kayo talaga mag-ama? Kasi naman, anak.
Ngayon ka lang mahihiwalay sa akin ng ganito katagal. Kaya dapat mag-iingot ka doon, anak ka. At saka dapat good boy ka. Huwag ka magpaka-playboy doon. Good boy lang. Promise mo sa akin yan. Promise, promise, Nay. Promise. Saan, Nay? Ano? Para namang may mangyaring masama sa akin doon. Mag-alala, okay? Mag-iingat ako. Saka, huwag ka rin mag-alala kasi ikaw lang naman yung babae sa buhay namin, eh. Diba, Tay? Ikaw, naku, bubulahin mo lang naman ako. Ikaw talagang bata ka. Mag-iingat ka doon, ha? Alam ko. Pangako mo yan. Pangako ko. Pagkalipas ng ilang araw, ay matiwasay ngang makakarating ang grupo ni Alan sa isang liblib na lugar sa Iloilo. Nakituloy sila sa bahay ng isang kagawad ng barangay doon. Kagawad? Oh, wala ba talagang signal ng cellphone dito? Ay nako, kung gagamitin niyo yung mga telepono ninyo, kailangan bumaba pa kayo sa bayan. Ay, sige muna sandali. Kukuha muna kayo maiinom, ha? Andali lang. Sige, sige. Sige. Paburo tayo dito, eh. Wala nang signal, tapos wala pang chicks. Paano ka napunta sa Iloilo? Yung mga barkada ko, naimbitahan kami sa isang pesta. Ah, may kaibigan kayo doon? Opo. Ibig sabihin? Di bali, grupo po kami ng dancer. Doon mo nakilala si Malo. Opo. Malo! Anak, sandali nga! Dito. Malo! Balik ka sandali. Po. Ayan. Nakikilala ko sa inyo, ang kaisa-isa kong anak. Si Malu. Siya muna ang maiiwanan sa inyo, ha? Pupunta muna ako kay Kapitan. May pag-uusapan kami tungkol sa piyesta, eh. Ha? Kung may aral sila, malain ang baton sa inyo. Balaan mo kung hindi nakatago ang taba. Ha? Tay, hindi ka na magkabala ka, ha? Ako nang bahala, dabala. Wala nang tiwala sa mga rin yun, ha? Alam mo, Brad, sabi nila, malalambang doon yung mga Ilongga. Skartihan mo na, ikaw frontliner namin eh. Para may mapaglibangan naman tayo dito. Sa mga guy, may tsura siya. Oh, mga anak, iwanan ko muna kayo, ha? Ah, sige. Ay, sige. Okay, ha? Magawad, ingat ko. Salamat. Salamat po. Hi, Malu. Medyo mainit pala dito sa inyo, no? Nakakaintindi ka naman siguro ng Tagalog. Oo, nakakaintindi naman ako. Usong hilot dito sa probinsya nyo, di ba? Medyo nangawit kasi ako sa biyahe kanina, yung katawan ko. Sakit. Anong pwedeng ilutin mo ako? Yun lang ba? Walang problema dyan. Sandali lang, kukuha lang ako ng panghilot tapos hilotin na kita. Sandali lang. Buk mo, hila eh. Oh. Nga, wala ka pang gaw ba? Hindi, ha? Ha? Ano? Sabi ko, bakit hindi ka pa nakahubad? Tara, tara, maghubad na. Dinikdik na dahon at sili. Pantaboy sa mga insekto tsaka kulisa, pati yung mga peste. Kasi, alam mo, init ka naman minsan. Masyado kang presko eh.
lang, wait lang, wait lang. Wala ka pala eh. Dead ba yung mga damugs mo kay Malu eh? Wala pala tong idol niyo mga pre. Panis! Wala ka panis daw? Panis! Panis. Watch and learn. Ay, Malu. Pwede ba kitang mag sa'yo? Alam mo, ikaw ang kulit mo rin eh, no? Wala ka ba talagang kadala-dala? Pagbigyan mo na Malu, nakakaya naman sa bisita. Tumira sa ganitong probinsya. Walang mall, walang mapasyalan, walang mapaglibangan. Kaya mabuburyon din ako dito. Siguro, ang boring ng buhay niyo dito, no? Hindi kaya. Masarap ang buhay namin dito, no? Tsaka, hindi kagaya sa Maynila, magulo, tsaka dito tahimik, sariwa ang hangin. Tsaka kung pasyalan naman ang hanap mo, marami dito. Talaga? Eh, to see is to believe. Kaya patunayan mo sa akin. Dalhin mo nga ako dyan sa mga sinasabi mong place, kung talagang totoo yan. Sige, sasamahan kitang mamasyal bukas. Pero sa isang kondisyon. Pag napatunayan ko sa'yo yung totoong mga sinasabi ko at nagandahan ka sa mga pasyalan na pinakita ko sa'yo, tatantanan mo na ako. Sige. Deal. Okay. Kita mo na dito sa amin. Ang ganda, di ba? Tsaka sariwa ang hangin. Wala pang polusyon, di kagaya sa Maynila. Ay! Ay! Ikaw, nasubukan mo ako ah! Ano? Konbensido ka na ba na maganda dito sa lugar namin? Ano? Alam mo, nakakainis ka. May iwan na muna kita dyan, tapos bibili ako na soft drinks doon, ha? Kanang. Looking good. Sobrang sarap. Sobrang ganda talaga dito. This is life. Di pala maganda, ha? Oh, inumin mo. Ano ba yan? Natalo ka sa pustahan natin. Siguro naman titigilan mo na ako. Sige na, mauuna na ako. Baka hinahanap na rin ako ng tatay. Halong ka. Ano ako? Ah, sabi ko, ingat ka. Abay. Malu. Sandali lang. Diyan ka lang. Ha? Basta diyan ka lang. Anong ginagawa mo? Ba... Alan? Huwag kang lumapit sa akin. Malu, huwag kang maingay. Diyan ka lang. Sisigaw ako! Ay! Ay! Okay na, okay na. Okay na. Wala na yung alas. Umalis na. Salamat, Alan, ah. Sus, wala yun. Ako ngayon dapat magpasalamat sa'yo, eh.
Kasi pinasyal mo ako. Tama ka. Mukhang may in-love nga ako. Sa lugar. Kasi ano eh, sobrang ganda eh. Sige, salamat. Una na ako. Bye-bye. Eh, Malu. Teka, paano nga pala tong bike? Sa'yo muna yan. Di ba magkikita pa naman tayo bukas? Bye-bye. Una na ako. Mahina ka pa rin pala eh. Pauwi na tayo ng Manila. Hindi mo pa rin nakukuha yung bandera. Eh, alam niyo namang stricto yung tatay ni Malu eh. Paano ako makakalusot doon? Alam ko na. Di ba sasama si Kagawad sa atin sa Pasayaw, doon sa kabilang barangay? Oo. Paiwan ka na lang. Huh? Para makascore ka na, para masole mo na si Malu. Teka, paano yung sayaw niyo? Kami nang bahala doon, cover ka namin. Ngayon. Masamang pangitain to. Naduduwag ka ata eh. Malu! 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 Oh, Alan! Malu! Oh, bakit ka rin pabasa sa ulan? Iniwa kasi nila ako eh. Ay, nandun yung bag ko at saka susi ng kwarto, kaya ito, wala akong pamalit. Buti na lang, nasa akin pa itong bike mo. Ah, ganun ba? O sige, pumasok ka na muna dito, baka magkasakit ka dyan. Bait mo naman pala eh. Ayan ang balik-balik ko sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Ginagawa mo? Huwag ka lumapit sa akin. Subukan mo lumapit sa akin! Ano yan? Aswang ba ako? Bakit ka naman aswang yan? Uy! Huwag ka lalapit. Anong gagawin mo? Sandali! Bakit ang tinanggap dito? Didemonyohin mo lang yung anak ko! Sandali! Ha? Wala niya ako! Tay! Tay! Sandali! Pwede! Tay! Sandali lang! Tay, hayaan mo kami magpaliwanag? Hindi ka di makilabot! Karoon lang sa tumakay! Alam mo ba? Ha? Nung may habili sa akin ng asawa ko, pangalagaan ko ang anak ko ng habang buhay ko. Pero ang ginawa mo, sinira mo ang habili niya sa akin. Kaya ang mabuti pa, ha? Isunod na rin kita sa hukay ng asawa ko. Ha? Tay! Pero Agawad, wala naman, wala pa nangyayari sa amin. Magtatanggi ka pa?
Hindi pretest ang anak ko sa restaurant. Naintindihan mo ko? Kung sa bayan niya eh, yung hindi nakakabayad, pinaghuhugas. Ha? Pero ngayon, sisingiling kita. Iba, paghuhugas mo ng kasalanan mo. Pakasalan mo, anak ko! Ha? Ay! Pero agawad, wala pa naman ho nangyayari sa amin eh. Ano gusto mo? Ha? Mamili ka. Isusuklo kita sa barangay. At sasabihin ko pinagsamantala mo, anak ko. O tatagain ko yan. O pakakasala mo si Malu! Ha? Napaliwanagan mo na ba yung tatay mo? Anong sabi niya? Sinabi ko na sa kanya. Pero ayaw niya pa rin maniwala eh. Tsaka makaluma pa rin yung paniniwala namin dito. Importante sa pamilya ang karangalan. Nandun na ako, Malu. Pero napakabata pa natin para ikasal. Kailan lang tayo nag-meet? Alam mo ba na babaero ako? Marami akong babae sa Maynila. At ikaw, nasampulan lang kita. Napagkatuwaan lang ng barkada. Gets mo ba? O sabihin na nating tarantadong lalaki ako. Pero hindi naman ako ganun kasama. Kaya please kausapin mo na ulit yung tatay mo. Sabihin mo na ikaw na mismo yung tumatanggi na ipakasal ka sa akin. Ikaw ang sinisave ko dito, Malu. Hindi ako. Kung ipapakasal ka sa akin, lalo lang masisira yung buhay mo. Sige. Ako na lang bahala. Kakausapin ko na lang ulit siya. Buti naman, pinayagan ka pa rin lumabas. Tapos na maliligayang araw mo. Anong gagawin mo ngayon? Ngayon pa naman saan tayo uwi papunta Manila. Mga tol, huwag niyo iwan dito. Ayoko magpakasal. Tsaka kasalala niyo rin naman to. Kayo nagtulak sa akin kay Malu. Ba't kami sinisisi mo? Ginusto mo rin naman yun, ha? Mapagpatol ka kasi. Teka, huwag na tayo magtalo-talo, huwag na tayo magtalo-talo. Ang kailangan natin isipin ngayon, kung paano natin masasama si Alan. Hindi makakalata si Kagawad. Yun dapat. Paano saan eh? Ngayon, alam ko na kung paano natin matataka si Alan. The best talaga kayo. Walang iwanan sa mga tropa. Tol, mga brad, maraming sila talaga kasi hindi nyo ako iniwanan. Tinulungan ako makatakas. Alam mo, pasalamat tayo dito sa props na natin sa Pipoy. Dahil sa ginawa niyang kadoble mo. Alam mo, alam mo, napaniwala natin si Kagawad na ikaw yung nakahiga dun sa kwarto, no? Makatawaminto. Maayong aga sa inyo. Pasensya na sa distorbo, ha. May nag-tape kasi sa amin, ha. May nakakawala raw na kriminal dito sa atin. At anong pangalan niya ay Alan Ilagan. May Alan Ilagan ba rito? Sige, kung ayaw magsisagot, pasensya na ulit, ha. I-check ko lang isa-isa yung mga ID ninyo. Ben, checkin nyo yung mga ID nila sa gabi. Pwede yung makita. Pasensya na po, ha. Say, sir. Suyo lang. Patingin mo na ng ID. Pasensya na. Ako si Alan Ilagan. Teka, bakit niyo ba ako hinahanap? Ikaw ba? Hindi ako may kailangan sa'yo. Ang pamangkin ko, si Malu. Thank you.
ka, Judge. Pwede ko bang timeout muna? Anong timeout, timeout? Ano kala mo dito? Basketball? Pwede magpahinga? Tulong mo pare ka saan? Hindi, pero siyar na ho ako eh. Hindi ko na mapigil ang tawag na kalikasan. Ito na ho. Mag-taste ka! Kung noona pinigil mo yung tawag ng laman, sana hindi pare ipakasal ko sa'yo anak ko. Sige, okay din. Kaya niyo ko payagan, baka dito na ako abutan. Ito na, aray ko, sakit ho. Bastos talaga itong lalaking ito talaga. Tay, 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 tama na, tama na. Hayaan niyo na po si Alan. Alan, sige na, magbanyo ka na. Bilisan mo lang, ha? Sige! Subukan mong takasan ang anak ko! Hindi lang time out ang aabuti mo! Time is up na rin ang buhay mo! Kala mo, kala mo, nurusta mo pa ako, ha? Kung ano ba? Hindi ka pa talaga titigil? O gusto mo itong alaga ako magpatayimik sa'yo, ha? Tito Dino! Pwes ka lang! Tito Dino, tay, tigilan niyo na nga po si Alan! Tama na! Kala ko ba, pare, may mamamatay sa ikakasal? May mamamatay pag hindi natulit yung kasal na to, kaya tuloy mo na yung kasal, pare! Sige na! Tigilan na yung sereseremonyas! Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas, ikaw, Alan, kunin mo na to. Kunin mo na Sing Sing. Sige na. Kunin mo. Kunin mo na. At Malu, ay dinideklara ko na bilang mag-asawa. Sige, maaari nyo na isuot yung mga yan. Sige na, isuot na. Sige, ngayon, maaari nyo na itong pirmahan. Sige na, Alan. Anong ginawa? Napaksan ka? Opo, di bali, yung time na yun, nag-stay talaga ako sa kanila. Oo. Tapos, sinabi ko na lang doon sa barkada ko na umuwi, na sabihin doon sa magulang ko na pumunta nga rito sa Iloilo. Oo. Para pumakawi po ako sa amin. Sinasabi ko na nga ba, tama yung kutob ko eh. Mapapahama ka lang dito. Tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Nangangalong mata ka na. Tapos ang payat-payat mo na. Kayo naman, ho. Bakit naman ito ginawa sa anak ko? Alam niyo ba, pwede ko kayong idemanda ng kidnapping? Hindi lang kayong may kakilalang huwes. Abogado rin kaya yung nagpapalabas sa akin. Kaya alam kong illegal, illegal na illegal yung ginawa ninyong pagpilit, pagpigil at pagkulong dito kay Alan. Aba, Alma, tama na yan. Napag-usapan na natin to. Alma, nagpunta tayo dito para makipag-usap ng maayos. At wala na tayong magagawa, kasal na sila. Pagpasensyahan niyo na yung asawa ko. At ako rin ay humihingi ng dispensa para sa anak ko. Pero kagaya ng sinabi ko, wala na tayong magagawa. Pensyon na yan. Ang pag-uusapan na lang natin siguro ay kung paano mapapabuti ang sitwasyon. Alam niyo naman, estudyante pang anak ko. Ang bala ko sana, ibalik siya ng Manila para matapos ang kanyang pag-aaral. Total, makakabuti naman to para sa kinibukasan ng anak ko, pati na rin ng anak nyo. Ipagpaumanhin nyo na rin ang naging aksyon ko. Sana, unawaan nyo ako. Babae kasi yung sa akin eh. Mas lugi ako. Inisip ko lang yung kapakanan ng anak ko. Pero yung tungkol sa pagsama ni Alan sa inyo sa Maynila, sa tingin niyo, makabubuti sa kanilang dalawa yun. Sige, paig ako. Pero, kailangan isama niyo rin yung anak ko.
Halika, Malu. Pasok. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-iya magsabi, ha? Welcome na welcome ka dito. O, baba mo na gamit mo. Ay, naku, ang init ng biyahe. O, so paano? Mauna na ako, ha? Sayang ang oras. Kailangan kong kumayod. Eh, dalawa ng pamilya natin dito. Tay. Eksensya na ako kayo, ha? Hindi na ako nakakatulong dito. Nakadagdag pa ako sa problema. Anak, wala akong ibig sabihin doon sa sinabi ko. Natutuwa nga kami ng nanay mo at makakasama ka namin ulit. Magpapasok ka na. Mag-aral ka ng mabuti. Yun na lang siguro may tutulong mo sa amin. Okay. Sige na muna na ako. Okay. Ama? Mm. Ay, Malu! Ano ka ba? Ikakarating lang natin eh. Ako nandiyan mamaya. Magpahinga ka na muna, nakakahiya naman sa'yo. Hindi po. Sanay naman po ako sa gawaing bahay. Tsaka hindi naman po ko bisita dito. Sige na. Ako na yan. Sige na. Pahinga ka na muna. Nay. Labas mo muna ako. Balik din ako mamaya. Saan ka pupunta, Alan? Bakit? Pigilan mo ako? Ipilitin mo na naman ako sa hindi ko gusto. Malu, wala na tayo sa Iloilo. Wala na din dito ang tatay mo. Dito sa Maynila, pinata na ulit ako. At malaya akong gawin ko anong gusto ko. Magmula nang bumalik sa Maynila si Alan, hindi pa rin ito natuto at nagbalik siya sa kanyang buhay binata noon. Halos araw-araw ay iniiwan niya ang wala namang reklamong si Malu at lumalabas ito kasama ng kanyang barkada. Mukhang may nakamiss agad sa'yo, ah. Dali lang. Ang ginagawa mo dito? Kasi nag-aalala na ako sa'yo, eh. Baka mapano ka sa daan. Ang sweet naman! Hoy, maimik ka dyan, ha? Sige na, pre. Sumama ka na sa misis mo. Sige, ikaw din. Baka ma-outside de ko lang buka niyan. Umuwi ka na nga. Hindi naman kita kaano-ano, eh. Huwag kang feeling na asawa kita, ha? Pinikot mo lang ako, eh. Umuwi ka na. Pikot? Pikot daw, oh. Ang sabihin mo, karma lang yan sa mga nangyari sa'yo. Sabi mo? Sabi mo? Taka na ako na mabunod sa'yo eh, ha? Taka na. Alan? Alas, kung kumakay na ang bulat siya, ano ba? Salamat naman sa Diyos at nagising ka na. Alalang-alala kami sa'yo. Ay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi kayo umalis sa tabi ko. Anak, hindi naman ako yung ilang araw na nagpakapuyat at saka nag-asikaso sa'yo eh.
Alan? Naku, Alan, salamat sa Diyos at nagising ka na. Sige, sandali, tatawag ako ng doktor, ha? Teka lang po. Nak, di ko ba naawa dyan kay Malu? Alam mo, Nak, naisip ko, kung hindi mo talaga siya kayang mahalin, bakit hindi mo na lang kaya pakisamahan ng maayos? Kasi, Nak, babae din ako. Alam mo ba, nasasaktan na rin ako minsan pag nakikita kong hindi mo siya nire-respeto. Alam mo kasi, anak, yung pag-aasawa, parang paglalabada lang naman din yan eh. Kapag merong problema o dumi, konting kusot lang eh, tanggal ang mantsa. Ganun lang yan. Nay, teka lang. Nakuha mo po ba yung sa commercial? Magaling ka na nga. Saan masakit? Dito ba? Dito? Okay lang, okay lang. Ang ayun dapat mag-sorry sa'yo eh. Nagsingsing ko. Nasa'yo pa ba? Wala nang bawian. Ah, ganun ah. Ay! Ah, ganun ah. Ay, tigilan mo ako. Wala ko siya. Nang gabing iyon, tuluyan ang may namagitan kina Alan at Malu. Magmula noon ay unti-unti nang naging maayos ang pagtrato ni Alan kay Malu. Nagdesisyon na rin si Alan na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Ano ba talaga nakain mo ah? Alam mo, kulang na lang mapasayaw ko sa sobrang saya mo. Tapos ngayon naghahanap ka pa ng part-time job. Ano nangyari sa'yo? Brad, kasi ngayon buntis na si Malu. Eh, hindi naman pwedeng umasa na lang kami kay Itay. Kailangan kumayod din ako. Paano naman yung mga pangangailangan niya, kawawa naman siya. Awa nga ba talaga yung nararamdaman mo, or... napo-fall ka na? Eh, mahal mo na eh, no? Kitang-kita eh. Ha? Ngiti-ngiti ka pa dun, ha? Ay, Tol. Di ba taxi niyo yun? Mas astig pala sa'yo tatay mo eh. Ang bata ng chick, bro. Bye-bye, Tay! Ingat po kayo! Bro, mas matindi pa pala. Kung may ibang pamilya tatay mo. Kumain ka na. Ayaw mo bang kumain? Masarap tong niluto ko. Ito, gusto mo ba ng isda? Nay, linaw ko yun. Sumabay na ako kayo sa amin.
Ay, nako, sige na anak. Mauna na kayo ni Malu. Ihintayin ko pa tatay mo. So, pag hindi siya dumating, di pa rin ho kayo kakain? Ganun ba? Anak, alam mo namang sanay akong kumakain at kami ng tatay mo nang sabay, di ba? Paano kung di namuwi si Itay? Paano kung mawala na siya sa atin? Mamatay na rin ba kayo sa hindi pagkain? Nay, hali ka na. Kumain na tayo. Kumain ka na. Masanay ka na nawala si Itay. Anak, napapaano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Alan, ano ba nangyayari sa'yo? Nasasaktan na ang nanay. Ibang templo mo ngayon na. At least ako, labas ang ugali ko. Wala akong tinatago sa inyo. Nay, pasensya na po kayo, ha? Dahil sa awa, hindi masabi ni Alan sa ina ang kanyang nadiskubri tungkol sa ama. Ibabaling na lamang ni Alan ang galit niya rito sa pamagitan ng kanyang pagre-rebelde. Bumalik din sa pambababae at paglalasing si Alan. Natitinong pa ako. Ha? Pwede ba? Umuwi ka na! Pwede ba umuwi ka na? Alan? Talaga magbabagong buhay mo, ha? Ha? Wala na nga kaming inaatin na obligasyon sa'yo. Magpaktino ka lang! Pero anong ginawa mo? Nilagay mo sa pangarap ang buhay ni Malu, pati na rin ang anak mo? At dahil saan? Dahil sa pagbababae! Galing mo rin tayo, ha? Hanip ka din magkunwari, ano? Kaya nga idol kita, eh. Mana ako sa'yo. Pareho tayong babaero. Alam mo, hindi ko mabibisto yung babae mo? Ha? Kitang-kita ko kayo! Kitang-kita kita! Umuwi ka doon sa kanila! Ngayon mo ako sermonan, ha? Ngayon mo ako sermonan at tungkol sa pagiging mabuting ama! Gaano katagal mo na niloko si Inay, ha? Matagal ko na alam ang tungkol kay Rodessa, anak. Kasi sila ang unang pamilya ng tatay mo. Mayag ka? Talo kayo sa buhay ni Itay? Anak, matagal ko nang tinapos yung relasyon na yun. Nagkataon lang nakita ko sila at ang magandang loob ako para yatid sila. So, mag-ibigan naman kami. Patawarin mo kami ng nanay mo kung bakit hindi namin sinabi sa'yo. Ayaw mo namin makadagdag sa problema mo. Sana hindi nyo nalang ako binuo. Sana hindi nyo nalang ako binuhay. Anak, alam mo mo sabihin yun. Wala nung dumating ka sa buhay namin ng nanay mo. Ikaw ang nakapagpatino sa akin.
Excuse me, sir. Dora, kumusta na asawa ko? Bigtas ng pasyente. But I'm sorry, hindi nakasurvive ang baby. Kailan mo naman na-realize yung pagkakamali mo, Alan? Noong time na nakunan po siya. Paano nagbago ang pakikitungo mo sa kanya? Kasi nakikita ko po talaga yung pagsisikap niya sa aming dalawa. Yung pagmamahal niya. Nay! 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 Busy-busy ah. Nay, bagong sweldo po ako sa bagong part-time job kaya pinamili ko ng prutas tsaka mga pagkain si Malu. Nay, pakitawag naman si Malu. Anak, wala na kasi si Malu eh. Sinundo na ng tatay niya. I'm sorry. Patawarin mo na ako, please. Sisisi na ako. Sumama ka na sa akin. Bumalik na tayo sa Maynila, please. Sorry. Sige! Magpumilit ka. Pag hindi tinagpasko na talaga yung ulo mo eh. Ang tigas mo. Ha? Hindi ba sinabi niya siya na ano kung ayaw na niya sa'yo? Malu! Sabi mo na ako, Malu! Ka nun ka. Pwede Malu! Tay. Tay, di na ka mo magkabala ka. Ako nang bahala magbalo sa lalaki nga ni. Nak. Okay na, Tay. Malu. Sumama ka na sa akin. Bumalik na tayo sa Maynila. Please. Bakit naman ako sasama sa'yo? Ano ba kita? Malayang malaya ka na sa kasal natin. Di ba pinikot lang kita? Kaya umuwi ka na. At umalis ka na dito. Malu naman. Alam kong kasalanan ko lahat to. Sabi mo na sa akin lahat ng pangit na salitang maiisip mo. Tanga ako, gunggong. Pero mas tanga ako kung pakakawalan kita. Kasi mahal kita. Oo, matagal ko bago ni-realize yun. Kasi nagulat ako sa tatay mo eh. Overnight lang, asawa na ako kagad. Di ba parang, ang bilis naman nun, parang mali yun. Kaya ito. Malu, hayaan mo kung i-correct ko yung mali. Nagsimula tayo sa ligawan. Ito, may dalang ako flowers para sa'yo. Oh. Ano na naman tong pakulo mo? Itong bulaklak na to, isaksak mo yung kabaga mo. Sayangin mo yung laway mo sa ibang babae. Sinabi nang umalis ka na eh! Umuwi ka na! Sige. Kung ayaw mo talaga, di na kita pipilitin. Bakit mahal ko pa rin yung mukong na yun?
Uy! Diyos ko, bahala na talaga! Alan! 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 Sabi ko na eh, mahal mo rin ako eh. Ngayon, ikaw naman hindi ko pakakawalan. Sabi mo, mahal mo na si Malo? Opo. Mahal mo na? Yung totoong pagmamahal? Mahal mo. Ano ngayon ang pwede mo sabihin na nating maipaalala sa mga kalalakihan? At pati sa mga kababaihan, yung tungkol ba sa ano, sa totoong pagmamahal? Sa mga tulad kong lalaki na ganun yung mga ginagawa nila. Uh-huh. Isipin lang din sana nila na may nasasaktan sa puso. Oo. Na nagmamahal sa nila, ganun. Importante ba yun na ikaw eh, maingat sa katawan mo? Tumataas ba ang tingin ng lalaki sa babae kapag ka ganun? Mas lalong nagkakaroon ng pagtsatsagayin lalaki pag ganun. Nagcha-challenge. Nagcha-challenge po sila. Pag ano, pag humihindi ka at hindi yung sasama ka agad doon sa bigang liko. Ang tama ba yun? Totoo po yung kasabihan na pag pinaghirapan mo talaga. Pag-iingatan mo, pag-iingatan. Pag-nakamit mo eh, no? Opo. Oh, maraming salamat sa iyo, ah. Ikaw talaga, binabili mo ako. Ang puso ay hindi laruan na basta mo na lang itatapon kapag ito'y iyong napagsawaan. Hindi rin ito madaling turuan at hindi basta-basta napagsasabihan. Kaya kayong mga kalalakihan, huwag naman paglaruan ang damdamin naming mga kababaihan. At kayo namang mga babae, huwag basta-basta magpapabola sa mga matatamis na salita ng mga lalaki. Inyo munang alamin at kilatisin ang totoong pakay ng mga lumalapit at nagpaparamdam sa inyo. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi minamadali at hindi rin pinipilit. Mapapatunayan lamang ito kung pareho at patuloy ninyong ipinapadama sa isa't isa ang tunay na pag-aalala, pag-aaruga at pagkalinga sa loob ng mahaba at tamang panahon. Ngayon, bukas at magpakailanman.